Monsignor Manuel Bravo and the Reverend Fathers, Mayor Villa Fernandez, the government officials, brothers and sisters in Christ. Ang presensya po ng ating mayor sa Fiesta Mass ng Dagupan ay paalaala talaga sa atin na ang patron ng Dagupan ay hindi bangus. Ang patron ng Dagupan ay Saint John. Sa katunayan po, si Saint John ay isa ring mangingisda. Wala pang fish ponds noon. Wala pang fish cages o fish pens. Ang hawak lang niya, katulad ng hawak ng marami nating mangingisda, lambat. So Saint John was a fisherman. I don't know if he caught bangus, but he certainly recognized that all fish comes from God. Na hindi ka makakahuli kahit ano kung hindi ka tutulungan ng Diyos. Saint John the fisherman. Ang patron ng katedral, Saint John the evangelist. Minsan, tinatawag din siyang Saint John the apostle. Pero ang paborito natin dito sa Dagupan ay Saint John the beloved. Sapagkat nang isulat ni Juan yung pang-apat na gospel, ang reference palagi ay the disciple whom Jesus loved. Nagtatanong ang iba, bakit hindi binigyan ng pangalan ni San Juan yung beloved disciple? Kasi yung beloved disciple ay siya, pero pwede rin na yung beloved disciple ay kahit sino sa atin dito. We can all be the beloved disciple of Jesus. How? First, komunyo. Ang Tagalog, pagkakaisa. Ang Pangasinan, pananabangan. Ang pinagsisimulan ng pananabangan ay yung ang binamahal na alagad ay sumandal sa dibdib ng Panginoon. The beloved disciple rested his ears, his head on the chest of the Lord. At kapag dinikit natin ang tinga sa dibdib ng minamahal, ano ang naririnig natin? Naririnig natin ang pintig ng kanyang puso. Naririnig natin ang kanyang pintig ng pagmamahal. So the first requirement to be a beloved disciple is to be in communion, in intimacy with the Lord. Magagawa natin ito. Naririto ang Adoration Chapel, naririto ang communion, naririto ang paglilingkod sa mga mahihirap. Ang lahat ng ito ay tanda ng ating pananabangan, ng ating communion. Pero ang pagiging minamahal na alagad ay hindi lamang tungkol sa communion. Kailangan meron ding courage. Sapagkat ang pag-ibig na duwag ay fake. Because true love is also always courageous. Bawal ang duwag para sa isang nagmamahal. At kailan nangyari yung courage, yung lakas ng loob, yung paninindigan ni Juan? Sa Kalbaryo. Anong nangyari sa Kalbaryo? Wala na sila talagang magawa. Hindi siya nag-rally, hindi siya nagprotesta, hindi siya nakiusap. Anong ginawa niya? Sinabi lang niya sa Panginoon, "Panginoon, wala na ho akong magagawa talaga, pero meron pang isa, hindi kita iiwanan." Madalas kasi, kapag wala na tayong magagawa, akala natin kulang na ang pagmamahal. Pero ang totoo, ang tuktok ng tunay na pagmamahal ay yung wala ka nang magawa, subalit hindi ka pa rin aalis.
Wala ka nang magawa, subalit nandun ka lang. Iiyakan mo, yayakapin mo, tititigan mo, kahit wala ka nang magawa, kasi yun ay tunay na pagmamahal. Courage. All true lovers are courageous. And true love cannot be called true love for people who are not willing to stand up when you have become helpless and unable to do anything. Ito yung pagiging beloved, hindi lang yung pagsandal ng ulo sa dibdib, kundi yung kahit wala ka nang magagawa, iiyak ka na lang, hindi ka aalis, hindi mo iiwanan, because love that is courageous is love that is always present. At nang mamatay ang Panginoon at muling nabuhay at umakyat sa langit, ano ang pangatlong ginawa ng beloved disciple? The third word is constancy. Constancy. Ang ibig sabihin, sa tuwing bubukas ang kanyang bibig, anong sinasabi niya? Sabi lang niya palagi, love one another. Kaya nga, sabi po ng mga historiador, mga sumulat ng kasaysayan, medyo nakulitan na yung mga unang Kristiyano kasi tuwing iimbitahin nila si John the Beloved, yun lang ang sinasabi, love one another. At sabi nila, wala na ba kayo ibang sasabihin? Pero ang sagot ng binamahal na alagad ay ito, kung ito lang talaga ang maririnig ninyo at ito lang talaga ang gagawin ninyo, buo na ang pagiging Kristiyano. But the fact is, we have not really loved one another. That is why our Christianity is still lacking until now. Pero sa kahuli-hulihan ng kanyang buhay, yung constancy ay yung pag-aalaga sa minahal ng Panginoon. At sino yon? Ang mahal na birhen. Inalagaan siya ng birhen at inalagaan din siya ng birhen. Inalagaan niya ang ina at nagpaalaga siya sa ina because that was the command of the Lord, behold your son, behold your mother. Tatlong salita para sa mga beloved. At hindi lamang si St. John yon, tayong lahat. Tayong lahat ay tinatawag sa komunyo, sa intimacy. Tayong lahat ay tinatawag sa courage, sa lakas ng loob, kahit wala na tayong magagawa, dyan ka lang, huwag mo akong iwanan. Sapagat ang tunay na pagmamahal, walang iwanan. At dyan ka lang, constancy. Kahit wala na at di ko na nakikita, naririto pa rin ako, mananatiling tapat. At sa huli, di ba ang sinabi, the disciple took her into his home. At narinito ang imahe ng birhen ng manawag na inalagaan natin ng ilang araw nang siya ay nasa panganib sa manawag. Narinito siya, narinito tayo, at kung nasaan ang ina, naroon din ang anak, at kung nasaan ang anak, naroon din ang minamahal na alagad. The beloved disciple is without name. Because the beloved disciple is John the Evangelist, John the Fisherman, John the Apostle. But the beloved disciple is also you, all of us. All of us are called to be that disciple, and all of us are beloved of the Lord. In the spirit of communio, with constant courage, with faithful constancy, let us truly become God's beloved.